Magandang araw mga kabilbil. Ito ulit tayo sa rooftop. Pero maulan ngayon. Today is Saturday. Update lang natin sa sitwasyon dito. Well, it's getting worse kasi tag-ulan, malamig. Tapos, marami talaga magkakasakit pag ganito. So, naririnig nyo yung ulan, malakas, sobra. So, ako yung nagsasampay, pero sinamantala ko na itong pagkakataon para mag-vlog, pero nasa baba yung mga amo ko. Kararating lang nila galing sa swab test. So, I had no idea kung ako ipapaswab nila kasi sila napaparanoid na. Tomorrow, day off natin, pero hindi ko alam kung anong mangyayari kasi kung magdamag umulan ngayong gabi, wala tayong mapapasyalan. Bawal din na makipagkita sa mga kaibigan kasi 10,000 Hong Kong dollar na ang multa kapag ka nahuli ka at wala ng warning. Dati nagwa-warning sila, pero this time wala na silang warning kundi diretso ng ticket. Kaya yun ang balita sa TV, yun ang sinabi ng Hong Kong government. So yung mga makukulit, ingat kayo kasi masakit sa bulsa ang 10,000. Pinaghihirapan natin yan. Konting ingat-ingat muna ngayon kasi mainit sa mata ng tao ang mga OFW na nag-gathering tuwing Sunday. So, update dito sa kapitbahay namin na may COVID, still may sakit pa rin sila. Hindi sila lumalabas. Kawawa nga yung katulong na Indonesia, pero hindi ko alam kung yung isa Indonesia din kasi parang dalawa ang katulong nila eh. Tahimik sila. Walang pati kapitbahay namin dito sa may unahan, tahimik din. So, kapag lumalabas ako doon sa gate, may dala-dala akong gloves na disposable kasi yun ang utos ni bakla. So, ngayon, halos tapos na ako ng trabaho, pero kailangan kong kumilos kasi nandito sila sa bahay. Wala silang lakad. Ay. Ang hirap mga kabilbil. Tapos, nagkaroon pa ako ng bad news kagabi, which is personal, hindi ko pwedeng i-reveal. Pero, ang masasabi ko lang, para akong sumugal at natalo. Kapag sarap, hindi ako kasama. Pero pag hirap, kasama ako. Diba? Reality. Kaya, gustuhin ko man na i-ignore, pero deep down, nasasaktan ako, naaawa ako. Kasi, marami pa siyang mararanasan na hindi ko naranasan. Or, marami pa siyang kakaharapin na problema. Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi, kung kailan mahirap ang buhay, saka naman nangyari ito. Marami akong pangarap para sa iyo. Pero, sadya siguro talagang hanggang dito lang. Pero, sabi nga, it's not the end of the world. Tuloy-tuloy lang. Ganyan naman ako eh. Kailangan ko lang ilabas kung ano yung nasa isip ko. And then, after that, nakaka-recover ka agad ako kasi hindi ako maramdamin na tao. Yung, hindi ako nagsisinti. Pag nailabas ko na, naikwento ko na. Later on, na-realize ko yun ang outlet ko eh. Kaya, pasalamat ako sa inyo mga kabilbil. Lagi kayong nakikinig. Kahit nasabihin pang boring tong aking video. So, yan lang ang ating update. Tomorrow, kung hindi tayo makapag-vlog, marami pa akong video na hindi ko na-i-edit. Kasi ito, i-upload natin to ng instant, no editing anymore.
So, salamat sa panunood mo, mga kabilbil. Shout out to Miss Noraisa Pidol and Honey Cute, Bungkayaw Vlogs, and Pinay Life in Nepal. Maraming salamat. At sa mga new subscriber ko na hindi ko pa binabalikan, maraming salamat. And sa mga original ko, Miss Melly Paglingayin, Rosa Gary, Vichy Alma, na magpupurgod na. So, sana all. Diba? So, hanggang dito na lang ang aking video, mga kabilbil. See you on my next one. Bye! Salamat po!